40% lang ang pumapasok. Yan daw niya kinila. But he does not give up. Tapos sabihin niya ang taong yan, kung para sa maraming ang katawan, naman, kaya natin makakasok, kakanyan pa. Ay, ganyan yan, liit talaga eh. Yeah, kami niya natatawa, gabi mo pa yan, parang gusto yung pangitang ay ganito ako, wala ka sa kawari niya. Pero yan, really compared to, sila, compared sila, nag-drone jet, talagang bakulaw, di ba? Ang lalaki talaga, di ba? Malayo siya. But why? He did not give up. You see, friends, learn to prepare, learn to ask help, and learn not to give up. Okay ba? Be responsible. Ang pangalawa, inventory. Letter I, inventory. You know, nangyari nakaraan, hindi yan aksidente. You take inventory of yourself. Evaluate. Evaluate yourself. Paano mo i-evaluate yung sarili mo? Diba sabi ng Bible? You have experienced many things. Were all those experiences wasted? I hope not. Marami tayong experiences, tama? Experiences sa bahay. Experiences sa school. Experiences sa trabaho. At ano pa? Experiences sa church. At painful experiences. Don't waste those experiences. Use that to your advantage. Kaya inventory mo. Ano ba mga experiences meron ako? Sabi ng Bible, huwag mong sayangin. So what should you do? Ask, what have I learned from this experience? Ano natutunan ko? Pakisabi sa kanil mo, ikaw, ano natutunan mo sa 2018? Ayan. Ano natutunan mo tuwing napapagalitan ka? Ano natutunan mo tuwing nasasaktan ka? Ano natutunan mo tuwing nag-fail ka, nagkakamali ka sa ginagawa mo? Ano natutunan mo? You ask, what have I learned? Nasunod mo, ano meron ako? Diba? Ano meron ako? Para kung sabi mo, ito natutunan ko, to start my own business, meron ka ba? Kung wala, tisi mo ulit. Nakikinig ninyo? Hello? So, what are my assets? Ano mo? Who can help me? Baka naman, kaya ako mali-mali kasi hindi ko alam ginagawa ko. Okay ba yan? I need somebody to show me and help me. Naintindihan pa? Okay pa kayo. Okay? Good. Now, number two. Learn to live by grace. By grace. Ano yung grace? Now, listen to this. Maasayin mo, may pag-asa ba ako bukas? Now, listen. When our God saved us, ito ang sabi ng Lord, He saved us by grace. Sabi niya. Sabi ng Bible, for by grace you have been saved through faith. Ha? It is the gift of God. Not as a result of your works. Ano siya sabi ng Diyos? If I gave you a gift that will solve your worst problem, what else can I not give you? Nandiyan po? Ngayon, ano yung sabi ng Diyos? God is very much willing to give you a gift that you do not deserve. Huwag mong iisipin na ang Diyos na iniisip niya, hindi ito karapat dapat sa'yo, hindi ito bibigay sa'yo. Hindi ganun. Ang Diyos, He wants you to have a good life. He wants the best for you. Kaya dahil gusto niya yung best sa'yo, He will surely give you, even if that gift is not something you deserve. Bibigay niya palit sa'yo yan. Kung alam niyang makatutulong sa inyo. Andiyan pa kayo. Sino dito mga asawa na? Now, at least you know grace. Kasi every time I look at my wife, I'm like, God, thank you for giving me a wife I do not deserve. She's so much better. Sobrang yung blessing mo. Maganda na, mabait pa. At tinatanungan nila sa akin madalasan niya. Kasi yung bayaw ko, medyo nangangalbo na eh. Hindi na sa bahay. Sabi niya, Kuya Bong, what is your secret that your hair are persevering? Sabi niya, you want to know the secret? You watch my wife. Hindi mo aalis ako, susuklayan niya ako, ina-hairbrush niya ako, tapos pinatutuyo niya yung buhok ko, tapos inaayos niya siya, nag-aayos siya, nagugupit ng buhok ko. Dahil hindi niya ako, Bong, bago umalis, ayos siya, patayin natin. Yung mga kulang, dikitan natin. Huwag ganun! I go, that's the secret. Why? Ang secret, yun ang isang bagay hindi mo mabibili. Oh, grace ni God yun. Grace ni God for someone to come to me and say, you have problem, I'll help you. Oh, grace ni God yun. To have friends who would really help you. Oh, di ba? Ano yung tindihan niyo? Kaya, asupray-supray na rin ako. Kasi yung Diyos ko, buhay. And how will you receive that grace? According to your faith. Okay? According to your faith, it will be done to you.
So ano yung faith mo? What you expect in life? Okay po? Ngayon po sa'yo, ay kung taon na ito, wala talagang magbabago ito. Kung opisina ito, wala talagang magbabago ito. Ito, wala ko na, ayoko na! Wala, yan ang faith mo, yan ang mangyari sa'yo kasi it will be done to you eh. But if you believe that your God is powerful, that you can really pray for your leaders, pray for your boss, pray for your office, that it will change to some a place that it will make it more favorable for you to work for God's glory. Kaya gawin ng Diyos yan, it's only by His grace. So you have to do it by faith. Okay? Magkakamin yan? Kaya nga, if you really believe, then start planning. If you really believe, then you set your plan and give that plan to God. But never to be afraid of people, because when you are afraid of people, you will get into trouble. What am I trying to say? You focus on your God who gives the grace, hindi sa tao. Para hindi mo sensibilit, takot ako sa tao, wala nang magagawa, hindi totoo yan. If you focus on God's grace, that grace is much better than you, than anybody else in this world. Okay? Yes? Okay, good. Now, kaya naman, you guard your heart. Yung heart, importante yan. Watch over your heart with all diligence for from it flows the springs of life. Pag sinabi ng Diyos yung heart, most of the time sa Bible, interchangeably, ginagamit yung heart and mind. Ang totoo kasi nga, yung heart and mind, they always work together. But pag sobrang heart, walang mind, ang tawag yan, sentimentalism. Okay? Puro feelings. Pero pag mind, walang heart, ang tawag dyan, pusong batong. Diba? Walang pakiramdam. Puro isip-isip, right objective. Kaya nga sa atin, ang ganda sa ating Diyos, when you use your heart, tingnan mo, saan niya? Make your ear attentive to wisdom. Look at this. Incline your heart to understanding. So, parang hindi hiwala yung pusong isip. Nasabi ng Bible, tingnan niya, for wisdom will enter your heart. Eh, kung yung dapat sa isip, kaya sabi niya, wisdom and knowledge will be present to your soul. Now, alikan niya, sabi ng Bible, search me, O God, and know my heart. And try me, and know my anxious thoughts. Napasin niyo po, your heart and your mind work together. Hindi yan magkahiwalay. Kaya when you say you are to take care of your heart, ibig sabihin, be careful of what you think. Andiyan mo tayo? Kaya I challenge you, fill up your brain with what is right. Kaya, make it a point to meditate on the Word of God, ganyan. Alam niyo bakit pinagsabi ng Bible? Mag-ugol kayo. Be transformed by the renewing of your mind. Kasi magbalong, nagsisimula sa isip. Okay ba? Now, sabi niya, tila niya, happy are those who always read my word. Tila ba? Tila ba? Who always listen to my word. Ganun ba? Ano sabi? Meditate. Who always meditate on my word. Ano yung sabi nun? Ang word na meditate, hindi yung parang pipikit ka into your brain, say, Hindi na meditate. Ang meditate is trying to figure out whatever you have read from the word, from the Bible. How is this being applied in my life? Inatanong tayo, paano ko ito i-apply? Kaya nga, pagka naiinis ka na, you remind yourself of the word. Kaya ganda sa amin, meron kayong ginagawa kayo yung 53 verses challenge. So, kunyari, nag-uwoli ka na, biglang papasok, do you not know, have you not heard the everlasting God? Diba, yung memory verse mo, biglang lumalabas. Naka? Andiyan pa kayo? Tapos, pagod na pagod ka na, yet those who wait upon the Lord shall renew their strength. Wow! Diba, biglang, yes! Pero kung pinangawakan, you meditate on it. Lagi mo siya pinag-iisipan na how to apply it. Minsan nga, pagka, kunyari, na-memorize mo, getting behind Satan, magsabi ng boss mo, ano ka ba? Getting behind. Ingat lang. So, napaka-importante, you want to be happy? Then meditate on God's word. Meditate on His promises. Kasi ito, never ever allow yourself to judge the circumstances, the circumstances based on what you see, but always based on what God promised. Pag sinabi ng Diyos, totoo yan. Kahit na ang pamangyari, totoo yan, panghawakan mo yan. Okay, man? Nagkakabi niyan? Good. And finally, kasi oras natin ha, trust. You need to trust God. You know why?
Sa buhay kasi, hindi lahat ng talino, hindi lahat ng sarili nating effort. Sabi ng Bible, you will not succeed by your own strength or power, but by my spirit, says the Lord. Hindi lahat ng bagay dahil sa kakayanan mo. Laging mayroong element ang Diyos. Kaya nga, you submit to His ways. You need to trust His ways. You need to trust His instruction. Kasi pag hindi ka nagtitiwala, lahat ka mag-worry. Lahat ka magugulong mahanan. Sabi ng Bible, do not let your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. Di ba? Amazing yan eh. Kaya mo yung, ano yung mga ganung paalala, yes, Lord. Yes, Lord. Di ba? Nare-relax ka na. Okay po? Nagkakano niya? Ito po, natuwa ko. Kanina lang, I was meditating on God's word. Tuntuwa ko kasi si Lord, si Lot, ano eh, nandun siya sa Sodom and Gomorrah. Ang totoo niya, he chose to be there because it was beautiful. Ang problema niya, sabi ni Lord, abo niyo kay Abraham. Kasi sabi kay Abraham, nag-aaway na sila, mayaman sila eh. Nag-aaway yung mga tao nila. Sabi ni Abraham, we are related. So we cannot allow fighting among our people. Sabi niya, ganito na gawin mo, mamili ka, saan mo gusto pumunta. Siya pinapili. Hindi siya yung ano, siya yung uncle ah. Siya pinapili, mamili ka, saan mo gusto tumira. Yung kung ano yung puntahan mo, doon ako sa kabila, kung saan. Para walang gulo. Diba sa atin, gusto natin tayo unang mamili, diba? Gusto natin, maganda yung quest natin. E tinignan ni Lord, ganda-ganda. Pagkakita niya maganda, dito ako. O dito siya, pinili ngayon. Pagkatapos, dito na ngayon si ano, Abraham, sabi ni God sa kanya. Look at this. He looked at the promise. Sabi niya kay Abraham, Abraham, I will give this land to you and I will bless your people in this land. Ano nangyari kay Lord? Ang una nangyari, in-invade sila ni Chedorlaomer. Nawala lahat ang kanyang properties. Sunod, naging makasalanan yung lugar at nasira yung lugar. Kaya nga, siya ang nawalan sila. Nawalan siya ng Lord. Kaya wala siya pinaka. Mabigyan ninyo? But look at Abraham. God blessed him. And in fact, if God will give you the blessing of going to Israel, you will notice you come back in sa Egypt, ang pangit, samantalang sila yung talagang ancient civilization. Paglipat na paglipat mo sa border pa lang ng Israel at Egypt, bigla, wow, ano nangyari? Ba't ang bigla ang ganda? Parehong disyerto, pero ito naging green desert, ito naging brown desert. Bakit? Because of God. Natatandaan niyo sa buhay, hindi lang sa galingan tao, Diyos. Nag-usap kami mga kapatid, recently. Sabi ko, ang pinakamagaling sa amin, valedictorian, ganyan. Not that he does not trust the Lord, but one thing I just realized, sabi ng Diyos sa akin, kahit ano pang pagtingin ng tao sa iyo, kahit sabihin na bobo ka, nilakap ka na bukasan, your future is in my hand. To tell the world that I blessed you. Kaya ho, doon nakikwento ako ng mga kapatid, sabi na kapatid ko, Kuya, I really thank the Lord for seeing how He blessed you. You are my inspiration, sabi ng bunso ko ng mga kapatid. Doon ang sarap akin doon na gano'n. Kasi nakita na, hindi ako magaling, hindi ako matalino compared to other siblings, pero I'm the most blessed among the family. Bakit ako blessed? Kasi nakita nila, blessed ako sa maraming bagay. Sa asawa, sa anak, diba? Sarap-sarap. Maging sa bahay. Kasi sila lahat, nasa ibang bansa. Ako dito, saya-saya ko, nasa Pilipinas ako. Tagalog ang usapan. Ito dito, friends. Parang di kayo kakala, Tumia, asa ko na. Kawawa. Now, how can you have a new beginning? Start right. Be responsible as in take inventory, diba? Live by grace, ang sabi ng Bible, as in guard your heart and always trust God. Can we start all over again? Yes. Sabi ng Bible, when someone becomes a Christian, he becomes a brand new person inside. He is not the same anymore. A new life has begun. If you really want to become new, you start with Jesus. Yan ang hope lang ng bayan, mundo, si Jesus. Okay? Sabi, you want to become new? Sabi niya, once you become a Christian, one with Jesus, you become new. You are new inside. Dito ang talagang unang pagbabago. Hindi pa nabas, hindi pa naging Christian ka na, magiging maanang ka na, hindi ganun.
Once you become a Christian, becomes you inside. At yung inside-out transformation, doon ka magpapasok. Okay po? Mapasal sa kanilin mo. Start right. Tayo po mag-pray. Father in heaven, we thank you once again for this wonderful day. Thank you, Lord, for reminding us to start right. I pray, Lord, that as our succeeding and next meeting, Lord God, will truly help us, Lord Jesus, to clearly see your instruction in our lives that we may always live right. Not only to start right, but to finish well. Thank you, Lord. And I pray, Lord, for these people, for all the employees, and all the, Lord, even the companies we represent, allow us to be the light. Allow us, Father God, to be the influence to make the company blessed for you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you.